Magandang araw sa inyo mga master. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang trouble ng electric fan, kung bakit mahina ang ikot nito, at kung ano-ano ang mga sanhi at solusyon sa problemang ito. Pero bago ang lahat, nais naming i-click mo ang subscribe button, para sa mga bago at libreng impormasyon para sa inyo, pakihit na din ang notification bell icon para updated ka palagi tuwing may new uploaded videos. Bakit nga ba humihina ang ikot ng electric fan habang tumatagal? Ano-ano nga ba ang mga sanhi nito? At ano ang maaaring solusyon sa mga ganitong trouble? Ilan lamang ito sa mga tanong ng ating mga master. Halina at talakayin natin at bigyang linaw ang pinaka-common problem sa device na ito. Ito ang cylindrical lining, o kilala sa tawag na bushing. Ano nga ba ang bushing? Ayon sa Google, ang bushing ay isang cylindrical lining na dinisenyo para mabawasan ang friction, ito rin ang nag-AI stabilize ng rotor para sa accuracy ng pag-ikot nito. Ito nga ba ang isang sanhi ng paghina ng ikot ng fan blade? Ano sa tingin niyo mga master? Ang sagot ay oo. Isa itong very common problem ng isang electric fan. Bakit nga ba ito nasisira? Isa sa mga nakikitang dahilan ng mga eksperto ay ang exposure sa alikabok. Ang alikabok kasi ang nagsisilbing grind ng compound para ito'y magasgas at ma-deform. Samantala, isa rin sa mga sanhi ay ang pagkatuyo ng oil sa may paligid ng bushing. Ito kasi ang nagsisilbing imbakan o oil absorber foam, para ang rotor ay magiging madulas at tuloy-tuloy ang ikot nito. Bakit nga ba ito'y natutuyo? Ang pagkatuyo nito ay sanhi ng overuse, ang oil nito ay unti-unting nawawala kapag ito'y umiinit hanggang sa tuluyan na itong matuyuan. Pagkatapos matuyuan ay magiging mahirap o nagkakaroon na ito ng matinding friction, at ito na ang simula ng mabagal na pag-ikot nito. Isa rin sa pinaka-common na trouble ay ang leaky or open capacitor. Ano nga ba ang capacitor, at ano nga ba ang naitutulong nito sa motor ng electric fan? Ayon sa Wikipedia, ang capacitor o condenser na mas lumang katawagan ay isang electronic device na naiimbak ng electric charge. Hawig ito sa baterya, ngunit mas maliit, magaan at mabilis magkarga. Ginagamit ito sa maraming mga electron-ikong kagamitan ngayon. Ang isang start capacitor ay ginagamit lamang sa motor circuit para sa isang segundo o dalawa kapag ito ay unang nagsimulang lumiko. Kapag ang motor ay nasa bilis na, ang start capacitor ay nadidiskonekta at hindi na muling gagamitin hanggang sa susunod na pagsisimula ng motor. Kung may damage na ang capacitor ay mahihirapang ma-start o iikot ang rotor. Ano-ano nga ba ang dapat at hindi dapat ilagay na value ng capacitor? Ang coil ng electric fan ay design na may plus at minus 15% tolerance sa may starting coil. Ibig sabihin, kapag ang isang motor ay may 1.5 microfarad ay pwede itong palitan ng 1.7 at pwede rin ng 1.2 microfarad. Ano ang magiging epekto nito? Kapag ang original na capacitor ay 1.5 at naglagay ka ng 1.7, ibig sabihin mag-a-accelerate ng bahagya ang dating ikot nito. At kung nagbawas ka naman at naglagay ka ng 1.2, ito ay hihina ng bahagya mula sa original na ikot nito. Paano kung lumampas ka sa more than 15% tolerance ng coil at naglagay ka ng 2 microfarad o higit pa? Ano ang magiging outcome nito? Ang paglagay ng mas mataas na value ay nagdudulot ng puwersahang pagbilis o pag-accelerate sa rotor. Dito napupuwersa at unti-unting nadadamage ang coil. Ang durability nito ay apektado,
At hindi magtatagal ay mamimit na ng device na ito ang pinakamataas na temperature, at mag-o-open na ang thermal fuse nito. Salamat sa pag-subscribe mga master. Please support Filipino vlogger. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa ibaba at asahan yung may fla-flash sa screen ang inyong request. Shoutout sa iyo Boy Bawang, salamat sa suporta master. Kung may mga tanong kayo o problema ay e-type lang sa comment section ang iyong pahayag.